Hello guys, good day. Salamat sa pag-click mo ng aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe na and click the notification bell. Ang ating pag-uusapan ngayon, ano ang mga gagawin mo kung makikipag-subcon ka as tracking delivery business. Follow-up lang ko to sa nauna kong video about tracking business. So, sana napanood mo na rin itong vlog ko na ito. Then, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, so please subscribe ka na rin. And click the notification bell para ma-notify ka sa mga succeeding vlog ko na related sa tracking business. By the way guys, disclaimer lang ha. Hindi nga pala ako nagre-recruit or hindi po ako nagne-negosyo as subcon. Baka biglang maisipan nyo, mag-apply sa akin. Ginagawa ko to, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga naging experience. Itong vlog na to ay more on advice para sa mga baguhan na gustong pasukin ang tracking business. Kagaya ng nasabi ko sa nauna kong vlog, na yung mga opportunity para dito sa tracking business na ito, usually nakapost po yan. Makikita mo yan sa mga FB group ng mga H100, meron din dyan sa Kia Carga, sa Isuzu Travis group, sa L300 group. Doon mga nakapost nga itong mga opportunity. Kung meron man tayong magustuhan sa mga nag-o-offer na yan, unang gagawin natin, kilalanin muna natin sino ba yung nag-o-offer. Sino ba yung nag-hire? Ang maganda kasing qualities ng mga nag-hire, kailangan sa post pa lang nila ng hiring nila, makikita mo na yung transparency. Gaya ng nakalagay kung ano yung pangalan ng tracking company nila or logistic. Nakabanggit na rin dapat doon sa kanilang post kung saan sila nag-o-opisina. Maganda, ang mga entertaining nyo lang ng mga hiring, nagpapakilala kung sino ba sila. Mas maganda kung ginamit nila, na Facebook account yung kanilang name ng company. Halos lahat naman ngayon, gumagawa na ng mga account kay company. Kung legit ang tracking company na yan, or yan logistics na yan, for sure, meron yung Facebook account. Pwede natin i-browse yun, ano ba meron sa kanila, saan ba yung mga project nila. Isang kasi pag yung mga post ng mga individual person, hindi mo makikita yung transparency. More on, hiring lang sila, ganito need nila, sasakyan, tapos yung bang kulang sa detalye. So maganda, yung bang sa hiring pa lang, may mukha ng kumpanya na hinaharap sila. Pero di kasi guys, sa mga nangyayari, bogus na hiring. Ang ginagawa lang nun, nangihingi lang yun ng mga dokumento. O sa hiring pa lang nila, magpasa ka ng ORCR, ng copy ng license mo, ng NBI mo. Isasama kita sa batch 1, or ilalagay kita sa batch 2, o batch 3. Kasi meron na rin akong ganun na salian eh. Ako naman, nagmamadali, bigay ka agad ng dokumento ko, follow up, wala naman nangyari. Nakuha lang yung ating mga detalye. So di natin alam kung saan nila gagamitin yun. Kaya sa posting pa lang, kung sakaling ang mga hiring na post, wala namang transparency, I suggest guys, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kasi kung hindi nila kaya panindigan kung anong klaseng kumpanya na meron sila, baka pagdating sa collection na, pahirapan na yan. Then isa pang advice lang, no? Nyari, interesado ka na, sumama sa isang company para mag-subcon, pwede ka mag-inquire sa Facebook group ninyo, pwede mong i-post doon. Guys, kilala nyo ba si ganitong kumpanya? Okay ba siya magbayad? Okay ba ang palakad? Mga ganun. So maganda kasi makakuha rin tayo ng feedback sa mga kagrupo natin sa Facebook. Kasi baka kilala nila yon, may history sila ron, so at least mabigyan ka na ng additional input kung okay ba doon o hindi. Kasi kaya ko naman sinasabi to, no? Marami na rin kasing case na matagal magkabayaran. So, alam mo naman, pagka matagal magkabayaran, nalulugo yung ibang mga ka-light truck natin. Nagre-resulta na mabatak ang kanilang mga sasakyan or inaway ng kanilang mga driver, hindi rin sila makapagpasweldo. Then, isa pang advice, kung ang pinakapondo ay mas maiksi, ay mas maganda. Yung 1 month, sapat na yun. Parang nagwo-work ka. Example, simula ka ng January 1 to 15. Sa sweldo ka pa lang sa January 30. So, sa January 30, sa sweldo mo, yung pinagtrabuhan mo ng January 1 to 15. So, sa tracking, ganun lang din po dapat ang ating hahanapin. Kasi kung mga 60 days, 90 days, nako, sakit po ng ulo yun.
yung subcon company na yan ay kulang sa budget. Unlike yung iba na well-funded, kaya po nila magbigay ng within 30 days lang, makakapagbigay na sila. So, yun yung mga isang qualities na magandang makita natin. Huwag tayong masyadong excited. Huwag tayong masyadong para tayong maubusan ng mapapasukan na subcon. Huwag din kayo papayag pag may mga joining fee na sinisingil pa. Yung mga legit tracking company or logistics, hindi naman yung naniningil yan ng joining fee. Mag-isip-isip na kayo pag meron ng naniningil ng joining fee. Although in some cases naman, may mga dapat kang bayaran na may kapalit na items. For example, may uniform na required sila, kailangan mong bilhin sa pinasukan mo. Or sinabi, mayroong kailangan bayaran na inland marine insurance, pwede naman siguro pakiusapan mo muna. Kung sakali, saka ka lang kukuha pagka nakasweldo ka na, try na, mali mo pumayag. Pero yung iba talaga ay hard requirements na dapat makomply mo kagad. Explore mo sa subcon company or sa logistic company pagka talagang kailangan talaga yung marine land insurance na yan. Kamo, ihanap ka na pwede mong pagsalihan na lang. Kasi pwede namang sharing dyan eh. Not necessarily kukuha ka pa ng sarili mong marine land insurance. Baka merong silang mga kilala na nakasubcon nila na pwede ka mag-join yun. Explore mo lang para ano, malesen din ang expenses mo para dyan. So kagaya nung nabanggit ko sa nauna kong vlog, maganda talaga yung makipag-meeting ka sa ano, papasukan mo. Once na pumunta ka sa opisina nila, medyo magmasid-masid ka rin. Sa mga offices, nakapaskil naman dyan yung mayor's permit, DTI, na visible or accessible sa mga client nila. Kasi requirements kasi yun. Isang opportunity yun para makita mo yung kanilang legalities. Usually kasi yung mga well-funded, mga logistics or tracking, talagang ano, may maayos na opisina, may mga office staff. Yan. So maganda, may mga ganon. Talaga matibay yung kanilang kumpanya. Importante yun. Pag pumasok ka rito sa tracking, kailangan mo ng koleksyon. Eh what if yung mapasukan mo, manipis ang PC or manipis ang pondo? So once magka-problema yon, problema mo rin yun. Kaya ako binabanggit ito para maiwasan din yung magiging posibleng problema mo, lalo na sa collection. Isa pa na pwede natin gawin para masigurado natin na maayos yung papasokan natin sa subcon, pwede rin tayo pumunta sa barangay hall kung saan nasasakop yung opisina nila. Pwede natin ipagtanong doon kung meron man siyang mga kaso-kaso, yung mga hindi nabayaran. For sure, alam ng barangay yon dahil dumadaan yan minsan sa barangay. Then sa mga nag-hire naman, isang kasi guys, ganito yan. Oh. Kunyari, pumasok ako as subcon. Yung company na pinasukan ko, nag-require pa ng additional na trapper. Eh ako naman, malakas loob ko. Pwede ko kasing gawin kagad na, ako magre-recruit. Yung isang ordinary tracker, pwede na rin siya maging subcon. So kaya naman siya nagiging subcon, magkakaroon kasi siya ng commission. Meron na naman siyang additional income sa ibibiyahe ng mga makukuha niyang subcon. Sana naman, bago kayo mag-escalate bilang subcon, make sure naman na kayo ay well-funded na. Kasi negosyo to, hindi naman pwedeng laway lang kayo. Maghihirap lang yung kukunin yung mga tracker na pagka nagka-delay-delay, wala ka naman pang abono. So sana pagka ikaw, nag-escalate ka from tracker, tapos naging nagre-recruit ka na rin ng mga subcon, sana make it sure well-funded ka. Alam mo naman ang takbo ng ganitong negosyo. So ikaw mismo dapat nakahanda ka. Ngayon, kung wala ka namang pondo, huwag ka na mag-isip na mag-recruit ng kasubcon mo. Hindi mo kasi pwede na puro laway lang. Kailangan talaga may puhunan ka rin dyan. Then of course, higit sa lahat, dapat mag-execute kayo ng kontrata. Protection mo yan, protection din nung pinapasukan mo. So kailangan properly documented kayo para in case of problem, meron kayong kasulatan na babalikan. Pag tayo talaga pumasok na sa mga ganyang subcon na yan, dapat talaga tayo mismo well-funded din tayo. Pag sinabing 30 days na pondohan, pagandaan mo yon, mag-buffer ka rin. Kasi minsan talaga hindi mo maiiwasan yung mga delay. Lalo na kung ang delay naman ay sa part mo, hindi naman part nung pinagsubconan mo, talaga madedelay ka. Kaya dapat ikaw mismo ay well-funded ka pag pumasok ka na sa ganitong negosyo. And shout out nga pala kay CD Mirandilla, actually si Clark Bryan yun,
Nakasama rin po natin yan sa isang project namin sa Lazada. And syempre, nakakatuwa rin yung mga nag-comment sa aking YouTube channel. Maasa ko na sana meron kayong natutunan sa aking i-share. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, so please subscribe and click the notification bell. Then yun lang at ingat sa pagdadrive and God bless. Salamat!